Alas 8:44 po ang ating oras ngayon. Mukhang nga pong sukdulan na ang pagkadismaya ng maraming pangkaraniwang manggagawa at mga commuter sa EDSA Busway o ang tinaguriang EDSA Carousel noong pong Biyernes, June 11. Kaya po't sangkaterba ang naipost nilang mga larawan at mga mensahe. Maging sa mga video tungkol sa dinanas nilang perwisyo sa kanilang pagsakay ng bus. Sukdulan nga po sapagkat madami-dami ang mga post at reaksyon at nanggaling pa sa iba't ibang mga lugar. Hindi naman po kasi bago sa atin at hindi maitatanggi na patuloy po naman talaga ang mga reklamo ng mga mananakay sa EDSA Carousel na nagsimula po ng operasyon noong pong June ng 2020, last year. Paano po naman kasi? Ipinagpipilitan nga po ang isang proyekto na hindi naman talaga napag-aralan at napaghandaan ng husto ang mga pangunahing pangangailangan at infrastruktura na kailangan para sa kaginhawaan man lamang o para po lang maibsan ang hirap po sa pagsakay ng mga bus sa gitna ng EDSA. At pakiusap lang po naman, huwag sana pong ipagpilitan ng mga taga Department of Transportation na ang kanilang EDSA Carousel ay isang BRT o Bus Rapid Transit System, sapagkat ito'y malayo sa katotohanan. Ang ikinakatwiran po ng mga taga Department of Transportation o DOTR sa nangyari po noong Biyernes ay ang malakas na buhos ng ulan. 7 vehicular accidents umano at 2 tumirik na sasakyan sa EDSA mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Kaya umano naapektuhan yung sinasabing turnaround time ng mga bus sa carousel. Kaya't naipon ang napakaraming pasahero. At yun na nga, sa mga nag-viral pong larawan at mga video, hindi na nga daw po nasunod ang physical distancing. Hindi umano maiiwasan ang mahabang pila at matagal na paghihintay sa masasakyan, lalo na kapag rush hour at weekend. Yung ba'y nabasa po ninyo o napakinggan po ninyo? Eto, dapat daw nating mapagtanto na hindi kagaya noon, bago ang kanilang inimbentong EDSA Carousel, walang designated loading and unloading stations at ang mga mananakay umano sa EDSA ay nagkalat sa kahabaan ng EDSA. Di daw tulad ngayon. And I quote, "There is order now. Commuters line up in an organized manner at stations with the assurance that they can board the bus." Mawalang galang lang po, ha? Pwede ho bang baybayin nyo ang kahabaan ng EDSA at buksan ang inyong mga mata at basahin ang napakaraming mga pinagkagastusan natin noon ng MMDA, di ba? Na mga loading at unloading stations bago pa humaimbento ang carousel ninyo. Hello? Napakarami po. Iba't ibang letra, iba't ibang numero, iba't ibang kulay. Hindi po ba? Hindi lang po ipinatupad ng tama. Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan natin dito. Huwag na ho natin pangbalikan ang napakaraming experiment na ginawa sa EDSA para sa mga pampublikong transportasyon. Tutal ho naman na andyan na ang panibagong experiment na ang tawag nga ay EDSA Carousel. May magagawa po ba tayo? May magagawa pa ba ang mga mananakay? Meron bang magrereklamo? Meron bang malakas ang loob na bus operator pong tatayo para magreklamo? With all due respect, subukan niyo po kaya, Secretary Arthur Tugade, at ng inyong mga alipores,
na maglakad mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard papunta ng sakayan ng kanilang EDSA carousel sa Nepa Q Mart sa panahon ng tag-init o tag-ulan. Try nyo kaya. O Aurora Boulevard, kanto ng EDSA, papunta po ng Main Avenue. Nakita nyo ho ba yung layo nun? Try nyo ho kaya. Ang Aurora Boulevard po, kanto ng EDSA, ang babaan at sakayan ng mga jeep papunta po ito ng Rizal o ng Manila. E paano kung galing ka ng Shaw Boulevard? Saan ang EDSA Carousel Terminal? Sa MRT Ortigas? MRT Guadalupe? Ay, sa totoo lang, sadyang wala naman po talagang magawa ang mga mananakay dahil inilipat nga ninyo ang sakayan ng bus mula sa pangkaraniwang bandang kanan, nilagay nyo sa gitna. Naandyan na eh. E saan ka pa sasakay? Kung ipangalandakan man ng mga Alipores at tanggapin na lang natin na umano'y katotohanan kuno na bumilis ang biyahe ng commuter na sakay ng bus sa carousel nila, kanila ba namang kinuwenta ang haba naman ng panahon na gugugulin mo sa paglalakad mula sa pinanggalingan mong babaan ng jeep papunta sa sakayan ng carousel? At huwag na ho nating kwentahin dahil wala hong katumbas ang hirap, pagod, pawis at hinagpis ng mga nagtitiis araw-araw na lakarin ang kilo-kilometrong haba ng distansya. Tarik ng hagdanan papanik at pababa sa mga pedestrian overpasses para ho lamang sumakay sa kanilang carousel. E paano pa mga seniors? Paano pa ang mga persons with disabilities at mga may iniinda sa katawan? Paano mga buntis? At paano kung ang pobreng manggagawa ay araw-araw na yun ang ruta? Again, with all due respect, Secretary Tugade, alam po naming senior na din po kayo. Kaya please, try niyo ho kaya pag may time. Bagamat hindi maitatanggi ang pasalamat po ng mga nakakalibre ngayon na pamasahe sa carousel na yan dahil nga po sa ipinapatupad na programang kung tawagin ay, opo, service contracting. Ito po ay sa ilalim ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng DOTR. Gobyerno ang magbabayad sa pamasahe ng mga mananakay. Pera ng gobyerno. Hindi po pera ni Arthur Tugade o ng kanyang mga Alipores. Ang pera po ng gobyerno ay pera ng bayan. Dapat po nating pagkadiinan lang po ito. Ano po, ha? Ikaw na sumasakay sa EDSA Carousel, pera mo din ang ipinambabayad sa bus operator. Ngayon, ilan ba talaga ang bumabiyahe sa kanilang EDSA Carousel? Maulan man o hindi, may aksidente man sa EDSA o wala, gaano ba katagal ang ikot ng bus sa halos 30 kilometrong kahabaan ng EDSA? Iba-iba ang impormasyon. Kesyo 550 po daw ng mga bus ang authorized to operate sa carousel. Sa 550 buses na authorized na yan, ilang ba talaga ang bumabiyahe sa ilalim po ng 50% capacity rule? Muli po, mawalang galang lang. Makakatulong siguro kung mismong si Mr. Tugade at ang kanyang mga Alipores ay magbilang ng actual na dami ng mga bumabiyaheng bus sa carousel sa bawat araw. Kasi nga po, wala pong eksaktong bilang na ibinibigay po sila sa atin. Dahil ang balita ko, ang ilang mga operators po ay hindi na kayang mag-abono pa sa kanilang araw-araw na gastusin sapagkat
pagkatagal-tagal magbayad ng LTFRB sa mga operators ng bus sa carousel. Kaya ang iba ay ayaw nang bumiyahe. Dalawang grupo po ng bus operators ang nakakuha ng consortium sa EDSA carousel. Ang kwentahan ng bayad ay 82 pesos and 50 centavos per kilometer. Ang halagang ito'y batay umano sa kwentada po ng krudo, sweldo at gastusin po ng operator sa ilang pang mga importanteng bagay. Kasama dyan mga disinfection, etc. Ang isang trip ay 30 kilometers. Lumalabas na 2,475 pesos per trip. Nakaka-anim umanong biyahe sa isang araw ang bus. Hango po sa ating mga sources. 14,850 pesos ang babayaran sa bawat bus operator na nakakumpleto ng anim na biyahe sa isang araw. Kung 100 bus yan, sa isang araw, 1,485,000 pesos. Kung 200 bus sa isang araw, 2,970,000 pesos. Kung 300 bus o halos kalahati po ng 550 buses na umano'y authorized bumiyahe, that is 4,455,000 sa isang araw ang ating babayaran sa mga operator. Ipagpalagay po natin na ang service contracting ng bus sa EDSA ay 6 lamang sa loob ng 1 linggo ang biyahe. Sa 300 bus, yan ay 26,730,000 pesos sa bawat 1 linggo. Kung 1 buwan o 26 days, yan po'y nakakahalaga ng 106,920,000 pesos. Meron pa tayong perang pambayad sa ganong kalaking halaga? Kaya nga ang tanong, totoo bang 300 bus ang bumabiyahe sa EDSA carousel? Ilan ba talaga ang bumabiyaheng bus? O baka namang sadyang kakaunti lamang ang bumabiyahe? Kaya sa panahon po ng rush hour, umulan man o hindi, ay walang masakyan o antagal ng dating ng bus. Kakaunti bumabiyahe sapagkat hindi makabayad kaagad ang LTFRB. May mga operators umano na higit ng 3 buwan, puro pangako lamang ng bayad ang nakukuha mula sa LTFRB. Pagtawag mo sa kanila, ang sagot sa iyo, ipa-follow up namin. At ngayon daw po, bago na naman daw yung taong assigned para ho dito sa bagay na ito ng pagbabayad sa kanila. Kung ikaw din naman ang operator, gaano ba kahaba ang PC mo sa pang-abono? Krudo, sweldo, maintenance at yung pong mga disinfection na must do sa kanila. At paano din kung utang pa sa bangko ang bus mo? At ngayon, nagpipilit pa po ang DOTR na ipalipat ang mga pinto ng bus mula sa kanan ay ilipat sa kaliwa. Kung ayaw mong magtastas ng bakal at mag-reconfigure ng iyong bus, bumili ka ng bagong unit na sadyang nasa kaliwa ang pinto ng bus. Sa panahon po ng pandemya, sa hirap ng buhay ngayon at hirap po ng mga negosyante para lang ho hindi magsarado sa kanilang mga negosyo, ang bus operator na baon na sa utang at abonado pa ay pipilitin mong gumasta palalo. Sobrang taas ng ekspektasyon. Pag hindi kami nag-deliver, katay. Carousel. Nung bata pa po tayo, ating pong kalimitang nababasa sa mga peryahan ang mga salitang merry-go-round. Yan yung carousel. Merry-go-round. Masayang paikot-ikot. Sa EDSA carousel ng DOTR,
Sa pangunguna po ni Ginoong Arthur Tugade, totoo bang masaya ang mga mananakay? At bus operator? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.